Samantala, isinusulong ngayon sa Senado na idaan na sa approval ng Kongreso ang paggasto sa mga nakokolektang motor vehicle users charge o mas kilalang road users tax. Sa kasalukuyan kasing sistema, tanging ang road board lamang na binubuo ng ilang miyembro ng gabinete at kinatawan ng transport groups ang nangangasiwa sa paggastos ng bilyong-bilyong pisong road user tax. Sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon dahil iilang cabinet members ang may control sa road users tax, palama ang nangyayaring anomalya. Iginiit naman ni Senator Ralph Recto na kapag ipinasok sa national budget ang road users tax, dapat maging detalyado ang paggamit nito. Pero kung papayagan itong maging lump sum sa budget, hindi malayong mauwi rin ito sa pork barrel.